Magandang araw po mga viewers and subscribers. Ang biyahe natin ngayon ay Baguio via Tiplex Busurubyu Exit. Tinatayang nasa 3-4 oras naman ang biyahe mula Maynila patungong Baguio City kung dadaan sa Tiplex. Kumpara sa 6-7 oras na biyahe kung dadaan sa mga bayan-bayan ng Tarlac at Pangasinan. Bukod sa maluwag ang kalsada, tuloy-tuloy lang ang biyahe sa mga expressway. Walang pedestrian, walang mga hayop, at mga motoristang biglang lumalabas sa kanto. Tandaan lamang na ang mga expressway ay may mga speed limit. 100 kilometers per hour para sa mga sasakyan na class 1 at 80 kilometers per hour naman sa mga truck at mga bus. Ang mga speed gun ay nakatago sa kahabaan ng mga expressway at sila ang nasusukat ng bilis ng bawat turista. Ang toll plaza na ito ang nagsisilbing hangganan o boundary ng Esitex at Tiplex. Ang NLEX at Esitex ay operated by Metro Pacific Investments Corporation at ang Tiplex naman ay sa San Miguel Corporation. Ang unang exit sa Tiplex ay ang Victoria Tarlac. Sa ngayon, tanging ang Petron sa magkabilang lane ng kilometer 134 ang gasolinahan dito sa kahabaan ng Tiplex. Sunod na exit ay ang Pura. Dito sa Pura nag-exit ang mga biyahe papuntang Dagupan at ilang Baguio at lahat ng mga Cagayan Valley trips mula sa Maynila. Sunod naman pagkatapos ng Pura ay ang Ramos exit na matatagpuan pa rin sa lalawigan ng Tarlac. Ilang kilometro pagkalipas ng Ramos exit ay ang Anao exit. Pagkalampas dito sa Anao exit ay may mahabang pagitan bago sa kasunod na exit, ang Carmen exit na nasa teritoryo na ng lalawigan ng Pangasinan. Matatanaw mula sa Tiplex ang kabukiran ng Pangasinan at ilang bahagi ng bundok ng Sierra Madre. Ang Carmen ay matatagpuan sa bayan ng Rosales, lalawigan ng Pangasinan. Ito rin ang unang bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Agno River, ang mahabang ilog sa Pangasinan. Ilang metro na lang ay mararating na natin ang Urdaneta exit. Umaabot ang 3 oras lamang ang biyahe mula Maynila hanggang Dagupan kapag dumaan sa Tiplex via Urdaneta exit.
Habang binabaybay namin ang tiplex, wala akong magawa kundi ang enjoyin ang tanawin mula sa labas ng bus. Bihira akong makadaan sa tiplex, kaya naman, nang makadaan ako dito, ay ginawan ko ito ng maliit na vlog. Pagkatapos ng Urdaneta exit, ang susunod na exit naman ay ang Binalolan exit. Para sa mga namamanata at magsisimba sa Our Lady of Panawag, dito sa Binalolan exit ang pinakamalapit na daan. Sa ganitong mahabang biyahe sa mga expressway tulad ng tiplex, ang libangan ay ang makipagkwento sa driver o kaya ay umitip para ng dalian. At pagkatapos ng Binalolan exit ay ang pinakahuling exit sa ngayon ng tiplex ang Puso Rubio. Ang Puso Rubio ay matatagpuan sa Pangasinan Province. May dalawang exit pa na kasalukuyang ginagawa sa kahabaan ng tiplex at ito ay hindi pa nadadaanan sa ngayon. Kabilang dyan ang Season exit at ang Rosario exit. Madalas ang traffic build-up dito sa may tollgate na ito sa Puso Rubio dahil ito na ang pinakahuling tollgate ng tiplex papuntang norte, papuntang Abra, papuntang Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa Baguio City. Mula sa tiplex Puso Rubio exit, tayo ngayon ay kakaliwa na papunta sa direksyon ng norte, papunta sa susunod na bayan, ang Season. At nakarating na tayo sa Season Pangasinan. Ang Season bus stop ang tanging stopover ng mga biyaheng Baguio, via tiplex Puso Rubio o Urdaneta. Dito sa Season bus stop, maaaring magmerienda, mag-CR, uminom ng tubig o juice, mag-yosi, at mag-inat-inat kapag napapagod na sa kakaupo sa mahabang biyahe. Marami ding pagkain na mapagpipilian, merienda, heavy meal, o yung matipong pati-pati na lang. Ito ang Rosario Bypass Road. Ito ang hudyat na tayo ay papasok na sa daan ng zigzag ng Marcos Highway. Pagsapit sa zigzag road, pinapayuan ang mga pasahero na kaupo sa unahan na isuot ang kanilang seatbelt upang maiwasan ang anumang abeya. Para din po ito sa inyong kaligtasan, may iwasan po ang pagtalsik sa harapan sakali magkaroon ng sudden stop. Pagpasdan ang kaliwang bahagi ng windscreen, may makikita po kayong lumampas ng pantrako. Nandito na po tayo ngayon sa town proper ng Pugo.
lalawigan ng La Union. Dito sa Pugo Crossing, pag dumiretso ka, ay mapuntahan mo ang kanilang bayan. Pag kumaliwa ka naman, ay ang mga bayan Tubaw at Tagubo. At dito ka kumanan, paakyat ng Baguio. Mula dito sa daanan, ay makikita ninyo ang mga kabahayan sa Baguio. Mas maganda itong pagmasdan tuwing gabi dahil nagmimistula itong mga bituin sa kalangitan. Ang bayan ng Tuba sa Benguet ay ang unang bayan na madadaanan kapag paakyat ng Baguio paglampas ng La Union. Ito ang Tabora, ang pinakamatarik na bahagi ng sigsag paakyat ng Baguio City. Dito may natatalang mga aksidente sa tuwing umuulan dahilan sa pagiging madulas ng kalsada. May mga sasakyan na hindi makaakyat, partikular na ang mga truck na overloaded na hindi kinakaya ang dulas ng tarik nitong bundok. Kung pagmamasdan ang gilid ng kalsada, makikita kung gaano katarik ang kalsadang ito. Ang mga pababang sasakyan ang dapat na magbigay sa mga paahon ng sasakyan. Dahil mahihirapan umakyat o umahon ang mga sasakyan na paakyat kapag nawalan sila ng pwede. At nakarating na tayo sa Baguio City. Ito ang Palispis Highway sa Baguio City. Okay, so, nandito na tayo ngayon sa Baguio. Ito ang terminal ng Victory Liner sa Baguio City. Matatagpuan ito sa Utility Road, malapit sa Session Road. Ito ang waiting area at ang boarding area. Nasa ikalawang palapag naman ang kuhaan ng ticket para sa advance reservation. Katabilang ng terminal ng Victory Liner, ang Microtel at ang restaurant na Tikiel. At akin ang pupuntahan ng aking bus para tingnan kung ano ang dapat ipalinis bago bumiyahe ulit. Ito ang motor pool ng Victory Liner sa Baguio City. Dito, puwaparada ang mga bus habang naghihintay sa kanilang biyahe. Kapag nasa mga biyaheng probinsya kami, dito namin nakikita ang aming mga kaibigan mula sa ibang terminal. Konting kamustahan, konting kwentuhan, dahil hindi kami magkasya sa aming mga oras. Sa pagbisita sa Baguio, huwag kalimutang tangkilikin at bilhin ang mga produkto nila dito. Ito ay tulong na rin natin sa mga taga-lokal.
Maraming salamat po sa mga subscribers at sa mga na-subscribe sa aking channel. Asahan niyo po, nagagawa po tayo ng mga makabuluhang video para palagdagan ang inyong kaalaman. Muli po, ako po si Andy Raff. Magpapasalamat.